Good morning, guys. Happy Friday. It's Friday today. It's 11:05 and I'm preparing our lunch. Ay, ako kumukulo na. Today ay it's Friday. Ayoko naman mag-fish kasi for the past few weeks like yung fish ng Friday. So wala akong maisip. So, well, actually fish din yan. Kami ni Daddy, tuna pasta. And the kids, I think kids naman na exempted pa sa ano. Doon sa, well, as much as possible kung pwede naman, di ba? Kaso wala talaga akong maisip. So, spaghetti sila. Maging meat sila today. So, sila lang naman. Kami ni Daddy is tuna pasta. So, yeah. We don't have school today. Ano na? Kumbaga, technically dapat today sila mag-e-exam ng mga subjects sila. But then, kahapon, pinagawa ko na since ano naman, parang itong week na to, parang mostly nagre-review-review lang sila. Isa ko, parang ikli lang ng school namin. Sabi ko, sige na nga, ano na lang, pag-examine ko na sila. Yung so, technically, kahapon, dalawa lang yung in-exam nila, religion and math, kasi nauna na yung English and phonics nila 2 weeks ago yata, kasi ang bilis lang na ano yung first quarter. What else? PE, wala naman talagang exam. As long as we still. Pero kailangan kong grade dahil. So, ang parang kinoconsider kong na PE nila is yung kanilang swimming class. Tapos ano pa? Yan, yung mga history, science. Sa every discussion namin, may questions kasi doon. As long as masasagot nila, it's good. So, yeah. Anyway, kumukulo na yung tubig ko. Maglalagay lang ako ng spaghetti. And then, I'll see you later, guys. Okay, I'm done with all the prep work for my spaghetti. Spaghetti. And actually, mix. For spaghetti and my tuna pasta. So, yung kalahati na sibuyas saka bawang. Hahatiin ko for the spaghetti and the tuna pasta. Hindi ko pa sure kung lalagyan ko yung spaghetti ng mushroom. Kasi baka hindi naman nila kainin. But I'm gonna put hot dog. Because they like with hot dog. And they have carrots and spaghetti. Ito talaga bala ko sa tuna pasta. And then, may ground beef. So, let's cook. Tapos, nagluto pa ako ng ano. Yun, grilled cheese sandwich. Kasi, yung ano ko, yung cheese ko, medyo may amag na yung corner. So, inano ko siya. Pinili ko yung okay-okay pa. Tapos, gumawa ako ng grilled cheese sandwich. And then, saka ako na-realize ko, ay, nakalimutan. Hindi spaghetti nga pala ako siya ka tuna pasta. I could have just used that. So, ngayon, yun lang tuloy na tira. Anyways. So, yeah. I'm gonna cook the sauce. The spaghetti. And then, I'm gonna have my cheese sandwich. And then, I'm gonna have my iced coffee. Tapos, maya-maya ko naluluto yung tuna pasta. So, yeah. Ang weird ng kain ko to. Ano ba yan? Pero, actually, dapat din ako kumakain kasi intermittent fasting. But then, since I had to make the cheese, and, kasi dalawa yung ginawa ko na yun eh. Tag-isa kami ni Daddy. Si Daddy hindi rin kumakain ng umaga yan. Pero, sabi ko, wala kang choice. Tapos after na, tsaka ako na-realize, I could have just used it sa pasta. So, anyways, let's do that. Okay, my coffee is ready. Look at that. How yummy is it? Actually, diba, nag-Starbucks ako actually the other day. Kasi naka one for one sila. Tapos sinave ko yung... Inis na inis nga si Vince kung sinisave ko yung mga cup ng Starbucks. Kasi dami-dami ko na... Dami-dami kong baso. Meron akong ganito. Meron akong ganito. Tapos yung mga baso sa... Kapag may bili akong iced lemon tea. Yung... Ganito. Yung ganito. Sinisave ko. May dami-dami mong baso. Bakit yun ginagamit mo? So, parang, there's just something different kapag transparent yung baso. Nung nakikita mo yung hininom mo, parang mas masarap. Pag dito, ang ganda nga niya. Wait nga.
Ito, ang ganda nga niya. Kaso hindi nakikita. Tsaka feeling ko ang liit, ang konti. Compared pag sa gano'n. So, yan. Okay, so, pinilit ko lang yung ano ko, yung aking grilled cheese sandwich kasi lumamig na. Kanina-kanina ko pa yung nagawa. It's 12:15. By the way, meron akong ano pala. So, ito na nga. Diba kwento ko na ba yun? Hindi pa yata. Wait lang. Hanap ko ng pwesto maayos. Ayun na nga. So, minessage ako ng ate ko yesterday. Sabi niya, tumawag si Mayan, yung kasing bahay nga namin. Hindi ko pa yata na kwento to. So, parang siguro first week. Hindi naman. Parang last week, I believe. Last week, masama yung pakaramdam. Masama ba din yung pakaramdam ni Mayan, yung kasambahay namin. And then, pina-check up. Pumunta yung doktor. Negative naman sila sa bahay. Negative naman si mama ko, diba? Tsaka si Mayan. After nung malaman na positive si papa, syempre automatic yung mga close contact. Negative naman sila. So, nakalipas na, namatay na si papa in a few, mga couple of weeks na yata. Tapos, masama yung pakaramdam niya. Para daw siyang magko-collapse. May hilo. Tapos, hindi daw makatulog. Parang 2 hours lang yung tulog. Siyempre, pagka ganun, di ba? May hilo ka talaga. Tapos, yun nga, nagpunta yung pinsan kong doktor. Chinect up siya. Tapos, kinuna ng dugo. Yung result is, mababa daw yung iron. Which is, would explain why ka nahihil, di ba? Pag mababa yung iron mo. So, yun. So, nagsabi na, uwi muna siya sa probinsya nila for 2 weeks para magpahinga. Tapos, pinakausapan niya muna yung pamangkin niya na i-replace muna siya sa bahay. So, ayun. So, nandun sa bahay namin yung pamangkin niya. Tapos, nasa probinsya siya. Ilang araw na? Monday siya ata nandun? Or Sunday? Ganun. Nakalimutan ko ano na ngayon. Friday na ngayon. So, ilang araw na siya nandun. And then, ganun pa din daw yung tulog. Laging pa 2 hours lang. So, kahapon daw, nagpunta sa nagtatawas. I personally don't have an experience sa tawas. I mean, aalala ko nung bata kami, may pinupuntahan. Diba, nakwento ko before na, nakwento ko yun, when I was talking about my papa last time, na dati nag-Saudi papa ko. Nakwento nga ba yun? Or kay Mag, yung nakwento yun sa text. Dati nag-Saudi kasi si papa. Tapos, sa pagkakatanda ko, nagkaroon ng parang aksidente na apektuhan yung tenga niya. Left ear pala. Yung left ear niya. So, umuwi na siya ng Pilipinas. Tapos, ever since then, hindi na siya nag-work. Parang, nagpunta na sila sa iba-ibang doktor, hindi na magamot, ganyan-ganyan. So, naalala ko nung bata kami, nagpupunta kami sa mga ganyan, yung nagtatawas-tawas. Kaya naging ano eh, kaya ang bahay, ang ano namin is sa bahay, si papa ko talaga, kasi mama ko nag-work. So, siguro kung hindi nangyari yun, both sila will be working. Diba? Sana hindi nababag sa aking phone to. Hawakan ko na lang. So, yeah. So, kung hindi nangyari yun, maybe both of them were working, no? Iba siguro yung kinalakihan namin. But, anyways. Ayun na nga. Ayun. Sabi doon na magtatawas. Iba yung tawas kasi is yung mag-melt ng kandila, tapos papatak sa tubig, tapos may na-form. Kasi yun yung binabasa ng magtatawas. So, ang sabi daw, hindi naman naikwento na or whatever. Siyempre, hindi ko alam kung meron ba siyang binanggit sa magtatawas, na may namatay, or alam niyo, hindi ko alam kung yung pinaka-conversation. Basta ito na lang yung nakwento sa akin. So, sabi daw, si papa ko daw, hindi makaalis ng bahay kasi nag-worry o nag-aalala daw sa mama ko. Kasi, sa totoong buhay, di ba, kung nandito kami, sa ate ko, sa bahay nila, ang tao lang sa bahay namin is mama ko, papa ko, si Mayan, tsaka yung ilang taon na ba yun? 4 years old na siguro si Easy. Kasi mas matanda si Zach dun eh. Na pinapag-aral lang mama ko doon sa school, sa subdivision. So,
ano, pero kinakanto eh, ang tagal na nalimean sa amin, pero magkasing edad yata kami ni Mayan, or almost same edad, mas hindi ko maalala kung sino mas matanda sa amin, or kung magkasing edad kami, pero sa more than 10 years definitely, siguro 15 years na siya sa amin, pero on and off, so parang nung buong college yata, nasa amin siya, magjowa kami ni Vince, nasa amin siya, tapos parang umuwi, kasi nag-asawa, ganyan-ganyan, tapos balik ulit, ganyan. So, hindi ko na makang kung ilan yung years na total, pero katagal. Tsaka, papa ko kasi mapili yan sa ano, choose yan sa kasambahay, kasi pagpalpak talaga, ayaw niya talaga. So, si Mayan lang, ang nakasundo niya talaga na, kasi si papa ko ngayon nasa bahay, so siya talaga nakakakita kung paano magtrabaho yung kasambahay. So, pagka palpa or medyo ano, slow, ayaw nun. So, ano to? Yan yung si Mayan lang nakasalubong. So, na ano niya, ang sabi daw is, kay Mayan daw nagbibilin na alagaan si mama. Huwag daw iiwan si mama. So, sabi nga ni Mayan, sinasabi ko naman, parang kinakausap ko naman, sabi ko, hindi ko naman siya iiwan. Sabi ko, magpapahinga lang kung babalik naman ako, ganyan-ganyan. Tapos, ano, ayun, so nagbigay ng mga listahan, mga pagkain na iaalay, tsaka yung kung anong edad. Tapos, actually, today, sabi kasi either 6 a.m., 12 noon, or 6 p.m. So, 12 noon nila ginawa. Hindi nga ako nakapag-video call. Pero, ayun. So, parang, nung nalaman ko yun kahapon, iiyak na naman ako kasi, parang, in my mind, I want to believe na at peace na siya. Diba? Yung parang nasa heaven na siya, ganun. Tapos malalaman ko yung ganito na hindi po pala, parang nag-iikot-ikot pa rin siya. Hindi siya makaalis, ganun. Tapos naiyak ako. Tapos nung magka-video call daw, sa kinuweto ng ate ko, nung magka-video call sila nila Mayan kahapon, sabi nga ng mama ko, ulad ko kasi kinakausap yun eh. Ba't mo ko iniwan? Paano na ako? Ganun. hindi namin alam na ginagawa yun ni mama. Siguro in her head lang, no? Hindi naman niya sinasabi na yun, malakasan. Or ewan ko, siguro pagtulog si ate. Kasi ate ko katabi niya matulog. So, ayun. So, dapat daw sabihin ng mama ko na pumunta na siya sa dapat niyang puntahan. Ganyan. Yun yung isa kong ano eh. Pagka nag-iiyak ako, tapos iisip ko, sabi ko, baka hindi nga siya makaalis kapag hindi kami maka-let go. Kaya yun. So, hindi ko alam. Ang hirap. Alam mo yun? Hindi ko alam paniniwalaan ko kasi parang I would like to believe in my faith. Kasi nga, Katolik po, alam po, hindi pwede yun maniniwala ako sa ganyan. Pero, ginawa pa rin nila kasi kung makakatulong kay Mian na maano siya, bumuti yung pakiramdam. Then, yun. Tsaka, yung mama ko, naniniwala yung mama ko sa ganyan. Kasi, tatandaan ko talaga, nagkakuta kami. Tapos, mama ko dati, every year yan, nagpapahula. Pero, for the past 2 years, hindi siya nakapahula. Kasi, di ba, may anong pandemic. Alam po, mga, sa Quiapo, may pinupuntahan niya na manghuhula sa Quiapo dati. Anyway, so, ako personally, hindi ko yun na-experience na magpatawas or what. So, I don't know what to believe. Nag-post ako dun sa mommy group na sinalihan ko. I shared the kwento, tapos kung ano yung experience nila. So, maraming nagsasabi na na-experience sila personally, na parang napaka-unexplainable din naman ng mga circumstance. Tapos, after magpatawas and nagawa yung pinagawa, is umokay. Alam niyo yun. So, yeah. But, of course, some would say na just, ano, yung maniwala ka lang sa faith mo, diba? Anyways, yun yan. Nalungkot lang ako kahapon. Nag-iiyak na naman ako na parang na-imagine ko lang yung kaluluwa ni Papa na hindi siya makaalis. But, in my mind, gusto ko talaga isipin na peaceful na siya, masaya siya. May nabasa nga ako, sabi, parang pag, ano daw, is parang balik ka sa pagkabata mo. Parang, not naman baby, parang siguro yung adult years mo. Anyways,
Let me, natutulong na yung aking coffee. Let me just eat this, drink this. And yung tinapay ko, titigas na. So, yun. Share nyo yung experience nyo kung meron kayo experience sa tawas-tawas. And, yeah, let me know. Okay, tapos ko na yung aking tinapay at kape. Kaya ako na magluto. nung sa amin ni Daddy. Although, hindi pa naman ako gutom. But, quarter to one na. Kanina binabala ko. Like, kahapon, ang bala ko. Diba last week, after swim class, nabudol ko sila sumama sa akin sa sa plant shop. Today, gusto ko ulit pumunta sana. Pero, instead of going after swim class, I want to go before swim class. So, ibig sabihin, wait lang, baka may Milo meeting ko. Nalagyan ko kasi ng Milo topping yung kape ko eh. Anyways, so kung pupunta kami before, it means we need to leave the house earlier. Kasi kapag mag-swim class kami, mga 3:15 kami maalis ng bahay. So kung dadaan kami doon, it's mga 2:30, ganyan. Wala naman, well, meron akong specific in mind na gustong halaman, which is the, String of Pearls. Gusto ko yun. Pero hindi pa ako nakachempo. So far sa mga punta ko dun. O hindi lang ako naghahanap. Noong time na yun. Siguro meron. Pero hindi ako naghahanap. Pero, ayun. Tsaka, gusto kong bumili ng lupa. Magpapatayo ko ng mansion. Tsaka, hindi. Ewan ko. Meron akong biniling lupa sa grocery. Just few days ago. Pero ang bilis maubos. 5 liters yun. Nakalagay dun sa packaging 5L, so 5 liters. Parang feeling ko bilis na ubos kasi nung nag-repat ako, diba? Tapos parang feeling ko mas mura yung lupa doon sa sa may bedok kesa yung sa grocery. Kasi parang, basta parang feeling ko. Tsaka wala sila nung nanonood ako ng mga video ng mga dapat na soil. Iba-iba. So parang feeling ko dapat meron ako ng perlite itself, tapos dapat meron ako ng regular soil, tapos meron dapat ako ng coco peat, para I can mix it on my own. Eh, kasi mga nabibili is mostly ready to use na, so meron na siyang perlite, pero parang feeling ko gusto kong meron akong separate perlite, meron akong sariling coco peat, o diba, ang gastos mo, best! Tapos kailangan ko bumili talaga ng fertilizer para dun sa ko, tomato plant, tinatry ko siyang i-revive. Gusto siya mabuhay kasi yung laki-laki na niya. Wait, sabi ko magluluto na ako, pero I'm gonna show you. So, ayan na, ang aking tomato plant, dati, apat sila dyan. So, noong isang araw, pinaghiwalay ko na, ginawa ko ng dalawa, tapos dalawa dito, and then, nilagyan ko din itong bamboo stick na to. Actually, kailangan ko padagdagan kasi tumutumba pa rin siya para dumiretso siya. Ayan, medyo okay pa. Medyo okay. Hindi nyo kitain. Wait lang. Ayan, kaso kasi ute mo, yung dahon niya, parang siya nagda-dry, tapos malungkot. Tapos nagbabasa ako ng mga, nanood ako ng mga video, yung growing ng cherry tomato. Lahat sila gumagamit ng fertilizer. Kaya ako sila hiniwalay kasi, di ba yung binili kong, yung sinadya sa akin na lupa nung bumili ako last week ng Chinese money plant. Fertilizer yung nakalagay dun sa Ewan ko ba kung alam din ba nun yung sinasabi niya? Yung nakalagay sa packaging, fertilizer. So, anyways, so mixture to ng gardening soil tsaka nung fertilizer. So, sabi ko sana mabuhay siya. Pero gusto ko din yung ini-spray na organic. Meron ako nakita sa grocery, $15.90 yung organic fertilizer, plant food. So yun, sana mabuhay ko pa to kasi nahinayo ko. Ang laki-laki niya na. Tsaka talagang tinanim namin to ni Zach from our cherry tomato na binili. And by the way, look at my lemon! Meron ng tatlo. Actually, meron din isa dito. Ayun, maliit. Hindi nyo kita eh. Yan, so meron na siyang tatlong. Sa pagkakatanda ko, 5 yung buto nilagay ko sa isang pot. 1, 2, 3, 4. Tapos isa sa gitna. Ganun din dito. So, meron na tatlo dyan. We'll see kung tutubo siya na malaki. And my... Ay! From my last vlog pala, diba? Natatanyo, nilagay ko siya sa parang seedling
seedling pot. Tapos nalagyan ko ng tissue. Pero tinanggal ko dun kasi natutuyo ka agad yung tissue. So sabi ko mag-experiment na lang ako, either soil propagation or water. So far, wala pa. Wala pang tumutubong roots. So far, sa tatlo, mix din niya nang gupit yung ilalim tsaka hindi nakagupit. So yeah. Eh, ito rin pala isa kong tomato plant na wala na. Wala na siya. Ay, nako. So, yun lang. Kailangan ko talaga yung buhay. Gusto ko talaga itong buhayin. Gusto ko siya makitang mamunga. Dahil I'm so happy na napalaki namin ng ganyan. Sayang naman. Ito pa pala, isang project ko. Bala kong spray paintan itong labahan ng black or white. Isimusik kong white. Tapos white on white. Hindi masyado kita. Tapos white pa yung pot. So, bala ko spray paintan ng black. Actually, yan. Tsaka yung isa, napulot lang namin sa baba. May nagtapon yan. Matagal na. Pero tingnan nyo, naging tampakan lang na ng ano ko, mga protein chuva. Wait lang. So, kinuha namin. Yan, pero tampak lang din. Sabi ko, gawin natin ng, tagyan ko ng purpose. Maglalagyan ko ng halaman dyan. Ah, yun pa pala. Kaya ako gusto bumili ng, pumunta ng plant shop kasi gusto ko din maglagay ng halaman sa loob ng banyo. Hindi ako makapag-antay na mag-propagate yung mga snake plants ko. Yung snake plant kasi okay sana siya sa banyo. Kaso hindi ako mapag-antay. Yung tagal pa noon. Gusto kong maglagay. So, yeah. Nilagay ko din isa dito yung tawag dito yung isang money plant. Kasi, sa mga napanood ko, sabi, yung best sunlight daw is east. Coming from the east window. So, chinek ko pa yung compass ko. Saan ba yung east namin? Hindi ko din alam eh. So, ang east namin is ito. Nasa malabahan. At dito sa labahan na area. Tsaka dito. Minsan, only naman siya direct sunlight. So, yung ano lang, bright sun, filtered sunlight. Ganyan. So, yung sabi ko, nagtatry akong linisin na nga itong ano, ibabaw ng, ang gulo dito, excuse me, ibabaw ng washing machine namin. Pero hindi man ako pwede maglagay ng halaman dyan kasi pag nag-washing machine kami, umuuga yan, dugudugudug. Ayoko naman nun. Pero for, in the meantime, yan sa morning, nililipat ko siya dito kasi parang hindi ko alam kung mabubuhay ba to or what. So, yeah. Anyway. Pagluto na nga tayo, guys. So, ayun na nga. May crying session na naman na naganap. Kinamusta ko kasi yung ate ko. Supposedly, gusto ko sanang sumali sa kanila pag nag-ano sila, yung sa 12 o'clock. Kaso nga, nakalimutan kong sabihin na i-video call ako. Tapos pagkita ko din sa relevant kanina, past 12 na. So, kinamusta ko na lang. Sabi ko, ano, okay na, nag-ano na kayo, ganyan. So, kinikwento nga siya. Sabi ko, sinabihan na ba ni mama, si papa, na punta na siya, so dapat ang puntahan. Tapos, humiyak ko daw, umiyak nga daw si mama habang nagsasalita. Sabi ko, anong sinabi? Tapos, sinabi nga, tinight ng ate ko yung mga sinabi ng mama ko. So, nabasa ko yun. Uncontrollable tears na naman kanina. Tapos, ano, ayun. Minsan, ano rin sabihin sa tao na mag-love to, ano. Pero in reality, mahirap naman kasi talaga yung gawin. Pero, yan. It's one thing na masaya ako na sa family namin, yung mga papa ko talaga, how they love each other. They never fight in front of us. Never silang nagsakitan in front. Well, kahit naman behind our back, we don't. Hindi na nanakit yung papa ko. Basta, alam lang namin na mahal na mahal nila isa't isa. Kaya, ang sakit. Kasi, syempre, nalalagay ko yung sarili ko sa kasi na mama ko, since babae, di ba? Kaya yun, pero yeah, kailangan talaga mag-lagdo, no? Kasi kawawa naman din si papa ko, hindi siya makaka-move on.
2:20 na, sabi ko, bala ko umalis at 2:30. Diba, kung pumunta kami dun sa plant shop, pero parang malabo na. Nag-aayos pa kami. Diba, nag-aayos ng bag. Di pa naka-prepare yung dalawa din. So, yeah. Okay, we're ready to go. May time pa actually is 2:40. Aga-aga pa. Pwede pa kami humabol. Iniisip po, ang perfect time din sana na pumunta ako doon. Like, habang nag-swim class sila, I can go there. Kasi malapit lang yun. One stop away lang actually. Ang kaso, number one, gusto ko silang mapanood eh. Gusto ko silang pinapanood. So, pag umalis ako, hindi ko sila mag-video. Kasi gusto ko may remembrance every, lahat ng mga video ko from day one, or from their first class up to, basta every week may video ko nila. So, nakikita mo yung progression. Tapos, number two, sayang din kasi every entrance mo, or every entry mo, nagbabayad ka eh. Kakaltas eh. So, mamaya pag lumabas, pumasok ako, tapos lalabas ako, tapos papasok naman ako. Sayang yung bayan. So, yun. Pero yun sana yung perfect timing para I can shop peacefully, wala nagre-reklamo. But, you see, maaga pa, pwede pa kami umalis ngayon. May pwede kailangan kong gawin. Wala na. Bags are packed na. Hindi ako kumain kasi ano ang alang-alang anong ano ko, diba? Natapos ako kumain, 12:45, yung grilled cheese sandwich ko, tsaka ng coffee. We're going na. Okay. So, ayun. Mamaya lang ako kaya pagbalik, tsaka gusto ko ulit mag-coffee pagbalik. So, yeah, let's go. Orlando yung plano ko. What? Hello! Mommy is naughty. Never open her. Ever. What? On sale. Napurnada yung plano ko. Alam, nandito pala kami sa bahay. Wait lang, I'm talking. Bahay. Nandito pala kami sa bahay, sabi bahay. Niya. Sabi, what did you tell me? What the? I'm never going to the plant shop with you ever again. Yeah, it is too long. Sis Maria, sis. Sabi ko, sasabihan ko na, pupunta tayo bago tayo pumunta sa swimming class. Nako, ayaw. Never mind. Wag na lang kasi 2:48 na rin naman. Kung makakapunta kami doon, sobrang saglit lang na oras. So, tapos may mga magmamaktol na ganyan. Wag na lang, hindi ko may enjoy. So. Okay, never mind. Never mind. Yeah, I want to stay with it because this is a new type of pizza. Mm-hmm. Oh, don't open that. I always say, those with the Coca-Cola and garlic fries had only 1, 2, 3. But they have 6. Oh, is it only 3? Oh, because that one is a small version, right? Yeah. Okay. Wait, I'm gonna show them the one that I made yesterday. In-update ko yung aking planter. Yes. From the, diba ito yung sa Daiso, kulay white yung, may plastic siya na white. Pero, hindi sula ko magawa kahapon. Ginawan ko siya ng ganyan, macrame hanger made from jute string. Kasi wala pa ako nung cotton cord. Meron ako, pero konti lang. May nabili ako sa Daiso. So, yan siya. Actually, ang masyado nga mababa yung masyadong mahaba yung nagawa ko. Ang baba niya tuloy. Yung original na Daiso. Hanggang dito lang siya. Yun, anyway. What? One step before I do class. One after class. No, we don't want to open it. It might get hard when you open it. So, yeah. Okay, hindi pa rin available dito. Doon pa rin kami sa mainit na park. Ito. We're here. Grabe ang init. Tapos, may vending machine kasi doon sa may entrance. Bumili ako ng ano, ng sunblock. Wait. Nakita ko parang sunblock gel. Sabi ko, okay yung gel kasi maano. Hindi siya malagkit o maputi. Okay naman, clear. Pero nung pag-squeeze ko, parang may buha-buhay. Ang gritty. Ang weird. Pero pinagamit ko pa din. $12 din yun. Tapos ganito lang. Anyways. Yeah. Kasi nakalimutan kong bumili ng sunblock sa washer.
Ngayon naman ako. Ngayon na tumatalab yung gutom ko. It's 4:20 na. Last time, nagdadala ako ng ano, mga chicha-chicha dito eh. Ngayon naman, nakalimutan ko mag-pack. I'm hungry. We're home, and here's my second cup of iced mocha latte. I'm heating up my bread. My, what do you call that? Tuna pasta is done, heating up. Hinihintay ko na lang aking tinapay. And we're gonna eat, kasi, wait lang. It's 6:22 na bash. I'm so hungry. Okay, guys. Labas muna tayo. I'm done with dinner. I'm done with laundry. It's 7:22. Pupunta na tayo sa isang plant shop. Pupunta ako sa isang plant shop na pina-follow ko sa Instagram. Malapit pa masyado. Ang operating hours talaga nila is pag weekday is 7 p.m. to 10 p.m. So, yeah. 7:22 pa lang. Sa may Kalang, Lavender, ganun. So, magbabasa ko papunta doon. Sabi nga ni Vincent, ano naman, bibilin mo, wala na paglalagyan. So, meron pa, meron paglalagyan. So, let's go. Nakita ko na, guys. Grabe, diet talaga to. Ano na, 8:20, isang oras kasi. Na-miss out ko yung bus ko kanina. Patawid ako. Paalis na yung bus. So, na-miss ko. Ang tagal ko naghintay sa next bus. So, ayan siya. The nursery. Let's go. May isa lang mga choices. Dito na mura lang. $3.90 lang yung philodendron Brazil. $5. $5 nga ba yung bili ko last time? Pens. Gusto ko to. Ay, hindi mahal yan. $15.90. Ayoko niyan. Pero ito pwede. $2.90. Ah, $12.90 pala. Kala ko $2.90. Joke time. Okay, tingin tayo sa loob. Nice, oh. Okay, uwi na tayo, guys. Wala akong nabili. Wala kasi yung hinahanap yun. Ayoko naman na bumili lang. So, kasi, yes, ako ba to? Hindi, sabi ko kasi bibiling ko lang talaga kung meron yung hinahanap ko and wala. Tapos, meron silang mga, yung nasa $3.90 nila ng ano, mga burang halaman. I can get that somewhere na mas cheaper. Like yung philodendron Brazil, $5 yung bili ko kasi mas malaki na yun. So, kanila maliit lang, $3.90. So, carry na din. Okay lang naman na ano. Tapos meron silang Chinese money plant, mahal. Sabi ko, mukhang mahal yung presyo dun talaga. So, hindi na ako bumili. Guys, nakalimutan ko na pala mag-end ang vlog. It's 11 o'clock. We just finished reading your story and then pinanood nila yung mga videos nila from the swimming class. Yeah, so boring in bed. You were so good. Anyways, I'm gonna end the vlog na, guys. I'm sleepy. We'll see you on the next one. Bye-bye. Thank you for watching. Bye-bye. See you. Me too. Elmo. Hello. Wait, you, Elmo. Okay. We love.
We love you guys. You cannot see. We love you guys. Wow. Yeah, we love you guys. Thanks for watching. Thanks for watching. See you next time. I love you too.